Paano mo maging isang kampyon sa boxing? Ito ang isang tanong na posibleng dumadapo na sa isipan ng ating mga kababayang tumatapak ngayon sa ibabaw ng lona. Sa pagkaubos kasi ng mga Pinoy na world champions ngayong 2022, tila nahihirapan ang Pilipinas na magkaroon ng isang mandirigmang tunay na magre-representa at magpapanatili ng titulong panghahawakan. Ngunit ang ani mo'y kawalang pag-asa na makatagpo sa mga hanay ng mga nangangarap na makasungkit ng karangalan para sa ating bansa. Isang boksingerong tubong sa Rangani Province na hometown ng ating pambansang Kamao, Manny Pacquiao, ang magpapakita ng potensyal na maging pambato ng Pilipinas para sa pandaigdigang sagupaan. Ang tinutukoy ko, mga kaheneral, ay ang kasalukuyang IBO World Flyweight Champion na si Dave Apolinario. 5 taon pa lamang sa mundo ng pro boxing si Apolinario, pero impresibo na ang pinapakitang potensyal ng tinaguriang Doberman sa kartada nitong 17 wins at wala pang talo at 12 by way of knockout. Bukod pa nga rito ay nakuha niya ang mga titulo ng WBC Asian Boxing Council Youth Flyweight Champion at ang WBA Asia Flyweight Belt. At ito nga lang July 29, 2022 ay nabigyan ng pagkakataon ng 23 anyos na pambato ng maasim sa Rangani na panghawakan ng titulo ng IBO World Flyweight Title mula kay Gideon Buthelezi ng South Africa. Pero bago makuha ni Apolinario ang kampiyonato sa IBO, puyat at pagod ang kinaharap ng ating pambato sa pagpunta sa pagdadausan ng salpukan. Ang lugar kasi sa magiging bakbakan ay dadayuhin pa ni Apolinario sa East London na balwarte pa ni Buthelezi. Ang tila walang katapusang connecting flights bago pakarating sa destinasyon at ang pagkawala ng mga gamit nila bago makalapag sa mismong East London. Tensyon sa pag-iisip at pagod sa katawan na magiging number 1 na kalaban ni Apolinario. Idagdag mo pa rito ang makakalabang South Africa na si Buthelezi na hindi na bago sa pakikipagbasagan ng mukha sa mga kababayang boksingero. Sa game plan ni Buthelezi ng pamantagalang laban, hindi magiging sapat kay Apolinario ang paubos itong lakas mula sa malayong paglalakbay na makipagsapalaran at tiyagain ang laro ng South African favorite. Lalo pa na pakaraniwan na ang hometown advantage kapag umaabot sa desisyon na maaksyong laban sa boxing. Kung paanong kinagat ng Doberman ang titulo ng IBO World Flyweight Division, ating saksihan ng bakbakan nila Dave Apolinario at Gideon Buthelezi. Uning jab. Oh, nice. Ano lang. Pintok ang jab. Oh, nice. Dikabot na si Mo. Dikabot. Bang! Bang! Boom! Dunay lang. Dunay lang. Dunay lang. Laro lang. Wala lang din.
yun. Nice! Nice job! Ano lang? Labira. Taas to, taas to, taas to. Taas to, na, tanawa. Serios, serios. Tanawa ka to, musalom diba? Aper na to. Musalom, musalom, aper na to. Jabisa, jabisa, musalom na yun, hadok si Mirang. Oh. Tanawa, tanawa. Tanawa! Sa panalo ni Apolinario sa tapatan nila ni Putilesi, ay nagkaroon tayong muli ng isang kababayang world champion. Pagamat hindi ito recognized ng Ring Magazine bilang isang sanctioned world title, pasok naman ito bilang legitimate na kampyonato ng British Boxing Board of Control, European Boxing Union at BoxRec sa kahit ano pa mang recognized body na bibilang ang koronang napananunan ni Apolinario. Wala na sigurong mas tatamis pa sa tagumpay ng Pinoy World Champion matapos itong kilalanin at parangalan pa ng gintong medalya ng ating pamismong Pangulo ng Bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya naman iba yung galak ang makikita kay Apolinario habang isinasabit ng ating Pangulo ang parangal na ginto. Sana mga kaheneral, hindi lang dito matatapos ang pagiging kampiyon ni Apolinario. Bukod sa pagpapanatili ng IBO, ay hangad din natin na madagdagan pa ito ng iba pang mga title belts sa iba pang sanction bodies ng pro boxing. Kaya mga kaheneral, tingin nyo ba ay malalagpasan ni Dave Apolinario ang ekspektasyon sa kanya ngayong napunan niyang muli ang pagkauho sa isang world title? Kasabay ng iyong pagsagot ay huwag mong kalimutang isubscribe ang Radyo General para makatanggap ng mga kwento ng inyong mga paboritong boksingero.